Hello po mga kabestie, ito po inyong kabestie, kabestie ng lahat, kabestie ng buong bayan. Hello, hello, hello. So ngayon mga kabestie, yung mga bago pa lang sa aking channel, kayo po ay aking iniimbitahan. Please subscribe and push the notification bell para sa aking mga bagong videos. At bago tayo magtungo, nais ko munang i-welcome yung mga bagong magagawi sa aking channel. Okay? At ngayon ay tayo ay magluluto na. O bago tayo magluto, ituturo ko muna sa inyo kung saan nga ba nagmula ang bagnet. Okay? Saan nga ba nagmula ang bagnet? Sabi sa local historian, ito ay unang hinihain ni Captain Juan de Salcedo. Okay? Isa siyang Spanish conquistador, okay, at siya rin naka-discover kung paano to pinipipare. Unang-una, ito daw ay binibilad muna ng isang oras sa arawan, at pagkatapos ibilad, ito ay kanilang hinihiwa sa tamang hiwa na pwede nang makain ng tao, at sa kanila ito pakukuluan at ipipirito. Okay, deep fry po ang bagnet. Okay. Ang bagnet ay nagsimula sa Ilocos Norte. Okay. Ito daw ay main course. Okay. Ang bagnet daw, ito daw ay ang pinaka-chicharon ng taga Ilocos. Okay. Yun ang bagnet. Okay. Ang bagnet po ay ituturo ko sa inyo sa aking video na ito kung paano niluluto at kung paano natin siya mapakrispy at magiging itsurang chicharon yung bagnet na yun. Tuturo ko sa inyo yung procedure. So ngayon, tayo po ay dadako na sa ating kusina at tayo po ay magluluto na ating sinigang na bagnet. At syempre, bago tayo magpunta ron, kailangan muna natin itali yung ating buhok para hindi maglaga ng buhok yung ating lulutuin na pagkain. So tara na po, tayo po ay dadako na sa kusina at magtatali muna ako ng buhok. So mga ka-bestie, magluluto tayo ng sinigang na bagnet, ang ating mga sangkap. Meron po tayong kangkong or water spinach. Meron po tayong labanos or daikon. Meron po tayong okra, or meron po tayong kamatis or tomato. Meron tayong siling haba or long chili. At meron tayong onion. At syempre, meron tayong sinigang mix original, nor. At ang bida sa lahat, meron po tayong liempo. Yan po ang gagawin natin bagnet. Mamaya ko po siya lulutuin. So, akin muna siyang minarinate. Okay? So, ngayon mga ka-bestie, pakikita ko siya sa inyo kung paano natin lulutuin. So, mga ka-bestie, kumukulo na yung ating sabaw. Diyan ko pinakuluan yung baboy na gagamitin natin para sa lutuin natin para gawin natin bagnet. So ngayon, kumukulo na siya mga kabese. Ilagay na natin ang mga sangkap. Ilalagay natin ang kamatis. Ang kamatis. Sibuyas. Okay. Sinigang mix mga ka-bestie. So mga 3 tablespoons of fish sauce or patis. Tama na yan. Okay na yan.
Siguro mga kabesi nagtataka kayo, ang dami kong sinigang. Kasi ako po yung naatasan sa prayer meeting namin na magdala ng ulam ngayong tanghalian, kaya marami po yung aking sinigang. So ngayon susunod natin yung ating siling haba. At ating pakaluan. Takpan muna natin. Kabesi na kuluna, susunod natin yung ating kangkong or water spinach. Diba? Mas masarap ang sinigang pag maraming kangkong! Yum, yum, yum! Yummy! So ngayon ating tatakpan, ating muna lulutuin yung ating kangkong or yung ating water spinach. So ngayon mga kabesti, tingnan natin kung okay na siya. Ayan mga kabesti, okay na siya. It's done. And ready for serving or ready to serve. Wrong grammar. Sige, patayin na natin ang ating kalan. Okay na. So mga kabesti, tutusukin natin ng tinidor yung belly. At tapos natusukin natin lahat ng tinidor yung belly. Saka natin irarab ng salt and pepper yung belly. Kasi doon magmumula ang crispiness ng ating pork. Mainit na yung ating mantika. Saka natin ilalagay dyan yung ating baboy. Kailan handa rin ako sa malayo. Sige. Lagay mo. Kabesti, tapos na tayong magluto. Galing na tayo sa aking informal kitchen. So ngayon mga kabesti, kung mapupunan ninyo, bali hindi ko na ho sa inyo pinakita yung ibang pagpipilito ko ng bagnet kasi gawa na tumatalsik siya. So pinakita ko lang sa inyo kung paano siya, paano yung mga procedure o paano ginagawa ang isang bagnet. So ngayon mga kabesti, ay tapos na tayo magluto. Kikita nyo rin sa video na marami po yung aking nilutong sinigang na bagnet. Kasi ako po ay naatasan sa aming prayer meeting na ako yung magiging assign sa aming pananghalian. So kaya marami po talaga yung aking niluto. Pero sa nilista ko ingredients dyan sa aking, makikita nyo naman sa screen yun, pang isang kilo lang yung aking ginawang mga ingredients. Ibig sabihin, pang konting tao lang kakain nun. Okay. So ngayon mga kabesti, ako po yung nagpapasalamat muli sa mga taga-support ako. Ako hindi magsasawang magpasalamat sa inyo muli. Maraming maraming salamat sa inyo. Unang-una sa lahat kay Lord. So maraming maraming salamat sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kaibigan, at sa mga aking sekretong nanonood ng aking mga videos. At maraming maraming salamat, syempre, hindi mawawala ang mga teams. Maraming maraming salamat sa Team Academy, Team Click, at Team Sheen International. Maraming 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 salamat sa inyong suporta sa akin. At alam ko na patuloy niyo po akong susuportahan. So, maraming maraming salamat po muli. At bago po ako mag-sign out, ako po'y magpapaalam sa inyo. At maraming maraming salamat at mahal ko po kayo. Bye-bye!